Imbis na matuwa, abot-abot ang pagkadismaya ng isang pamilya na matanggap nila ang mga padala ng kanilang mahal sa buhay galing sa ibang bansa o abroad. Sa tagal kasi bago nila natanggap ang padala, ang laman ng mga dilata ay hindi na makakain pa. Yan ang inaktuna ng sumbungan ng bayan. Mga dilatang kinakalawang, nabulok na at inuuod pa. Ganyan natanggap ang mga ipinadala ng OFW na si Rodante Rolian Jr. mula sa Doha, Qatar. Halagang 700 real o halos 10,000 piso ang gastos ni Rodante sa pagpapadala. Nung nagpadala ako sa Doha, Qatar, it was November kasi nag-exit na po ako. Tapos sabi po nila in 45 to 50 days, ma-receive daw po namin yung bagahe. Bago magpasko, umuwi na si Rodante. Bago magbagong taon, dapat ay natanggap na ang mga padala. Eh, nagalit na nga yung anak ko eh. Gawa noon eh. Tagal. May 4 na buwan pa ang nakaraan bago dinating. Lalong nadismaya ang pamilya nang makita ang nilalaman ng padala. Tapos pagbukas ko, yun na yung bumulaga sa akin. Mga putik, may mga uod na gumagapang. Katulad po na nasa pictures. Pinuntahan ng sumbungan ng bayan ang tanggapan ng DEEC Freight Forwarder and Logistics sa lungsod ng Muntinlupa. Sila ang tinatawag na local freight forwarding company ng Pinoy Cargo sa Pilipinas at siyang nag-deliver ng mga bagahe sa bahay ni Rodante. Kuya, dito ba yung DEEC? Ay, wala na po. Nasa harap na sila ng South Mall, SM South Mall. Ah, dito na sila dati. Pwede dito sila dati. Oh. Kailan pa sila lumipat? Mag-isang buwan na. Hinanap namin ang bagong opisina ng DEEC sa Las Piñas pero hindi namin ito natakpuan. Makailang ulit din kaming nagpadala ng sulat sa email at Facebook page ng Pinoy Cargo na sa Doha, Qatar lang ang opisina pero wala pa silang tugon sa amin. Sa pagsasaliksik ng sumbungan ng bayan, wala sa listahan ng mga ikangay accredited freight forwarders ang Pinoy Cargo at local counterpart nilang DEEC. Inilapit namin sa Fair Trade and Enforcement Bureau ng Department of Trade and Industry ang reklamo ni Rodante. Sakop nila ang mga reklamo kaugnay ng mga padala. Nagtakda ng pag-uusap ang DTI sa pagitan ni Rodante at ang Pinoy Cargo noong 2 Mayo. Pero hindi humarap ang inirereklamo. Kung mapapatunayan ang paglabag ng Pinoy Cargo, maaari silang pagmultahin ng 50,000 piso o kaya ay ikangay ma-blacklist dahil wala silang akreditasyon mula sa DTI. Sa ngayon ay isa pang pag-uusap ang itinakda ng DTI sa pagitan ng 2 panig. Huwag kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng bayan. Dahil ang inyong mga reklamo, sumbong at iba pa sa inyong mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali naman dyan, sa mga kawatan at mga mapagsamantala, ito ang tanda ninyo. Hindi namin kayo tatantala!